Let's find out what do people think and what are the usual myths about insurance. Myth 1 is that insurance is expensive. Mahal daw kumuha ng insurance. Many people do not get insurance because it's too expensive. The fact, insurance is not and should not be expensive at all. It can be actually customized and will depend on your budget and needs. Myth 2 is that insurance is only for breadwinners. The fact is, insurance is for everyone. More so today where insurance products have improved, where there is also saving and investing side or part of an insurance product. Myth 3, insurance is nagbabayad ka ng policy all your life. The fact, insurance can be paid once or lump sum or for an identified period of time, which may be short or long, again, depending on your need and your budget. Myth 4 is that insurance is just about death. The fact is, insurance is about life. There are now living benefits in insurance policies or products and not just mere death benefits. For a review and better understanding, ano nga ba ang insurance? Insurance, first and foremost, is synonym to protection. You are protecting against a potential great financial loss. Potential dahil hindi mo pa alam kung kailan at paano mangyayari ang mga potential losses. What you protect ay yung may great financial loss. Hindi mo ini-insure ang panyo mo dahil hindi naman great financial loss kung mawala o masira ang iyong panyo. Pero for those with great financial losses, you can and you must protect yourself from it. No one can protect anyone from suffering a loss, but one can prevent from suffering financially as a result of that loss. Great financial losses can come from death of an individual, or kung hindi naman namatay, it may be from an accident, injury, or illness. With your property, which can be damaged, destroyed, or stolen, one can also suffer great financial losses. Thus, there are also non-life insurance items for those mentioned. But what about life insurance? The truth about life insurance, most people, they do not understand it. Others, they even do not like it, but they bought it anyway. Life insurance is a contract between you and the insurance company. You promise a certain amount of money over a certain period of time. And provided that you do so, the insurance company promises to pay a death claim if kinuha ka na ni Lord. Or maski na hindi si Lord ang kumuha sa inyo. Basic terms na dapat matandaan sa insurance. Owner of the insurance policy is the one paying. Ang binabayad ay tinatawag na premium. Maaring ibang tao ang insured sa owner. Iba or maaaring pareho ang insured at ang owner of the policy. Ang ibabayad ng insurance company ay ang death benefit. At ang babayaran ay yung tinatawag na beneficiary. May dalawang klase ng insurance. Ang una ay ang temporary or mas kilala sa tawag na term insurance. Sa term life insurance, the insured is covered for a specific period of time only. The basic features ng term insurance ay death benefit at price of the policy. Sa term insurance, nakikipagpustahan ka sa insurance company na mawawala ka na o mamamatay ka na sa isang takdang panahon. Ang pusta naman ng insurance company ay hindi ka pa mamamatay doon sa takdang panahon na nabanggit. Ito lang ang pustahan na gusto mo matatalo ka. Kapag talo ka sa pustahan, wala na ang binabayad mo sa insurance company. Talo ka eh. Pusta ka ulit at paulit-ulit hanggang manalo ka or hanggang hindi mo na kailangan ng insurance. Kung ang unang klaseng insurance ay temporary or term insurance, ang susunod ay permanent insurance naman. Sa pagganda ng mga produkto na inaalok ng mga insurance companies, may protection or death benefit ka na, may investments pa. Ang insurance lang siguro ang financial entity na lumalapit sa kliyente. Sa banko, sa stockbroker, or sa mutual fund, ang kliyente ang lumalapit sa mga entities na nag-aalok ng mga ito. Pero sa insurance, dahil may ahente,
Sila ang lumalapit sa kliyente. Kaya convenient at dapat mas madaling mapaintindi ang kinuha o pinapasok na pera sa ganitong instrumento. So imagine the benefits of the modern life insurance products now. May protection ka na from a potential great financial loss kung ikaw ay mawawala sa mundo, at ngayon meron pang savings and investments. Kung noon ay death benefit lang, ngayon ay meron ng living benefits. Maaari ka na kumuha o mag-withdraw ng halaga sa iyong insurance policy maskini hindi ka pa namamatay. Or maaari naman yung mga magagandang life insurance product na may systematic withdrawal doon sa nilalagay or binabayad mo sa insurance company. Kadalasan din, kapag matagal na panahon na nakapasok, ay may pagkakataon na self-paying na ang iyong polisiya. Ibig sabihin, sa huling 10 or higit pa na taon ay hindi ka na nagbabayad, pero ikaw ay covered pa rin ng insurance at tuloy-tuloy pa rin ang paglago ng iyong pera na binayad or nilagap sa insurance product na iyong kinuha. Diyan lang po kayo dahil sa aming pagbabalik. Let's find out what to consider in choosing the right insurance company for you.